iba kayo dyan? Kumusta kayong matagapitol? Ito na ako sa Batangas. Sa buhay, napaka-importante na minsan ay nakapag-relax din tayo. Nakakapag-unwind tayo kasama ang mga mahal natin sa buhay. Sa video na ito ay share ko sa inyo ang experience natin dito sa Calatagan, Batangas na kung saan ay ito yung tinatawag nilang Little Boracay. So ayan, dumating na kami dito sa site at pansin naman natin na talagang madaming tao na gustong ma-experience itong Little Boracay. So antay na lang natin yung ating coordinator para makapunta na tayo doon sa floating cottage na naka-assign sa atin. So ayan yung aking nanay at yung aking pamangkin. So kaway-kaway sa camera. Alright, so ayan, talagang maganda yung ganitong business, itong floating cottage. Talagang patok siya ngayon, lalo na sa mga turista. So let's go, let's proceed na doon sa ating assigned floating cottage. So ayan, madami tayo mga kasabay dito na experience din itong Little Boracay dito sa Calatagan. So ayan, magandang experience to. Dahil ang capacity ng isang floating cottage ay umabot sa 16 person. So, ang technique natin para makatipid dito ay magdadala tayo ng pagkain at babayaran na lang natin yung floating cottage. Alright, so ayan, boarding na tayo dito sa floating cottage. At sakto, sa baba, ito yung area para sa kainan. At sa taas ay meron ding rooftop. So ayan, kitang-kita nyo naman yung mga ngiti ng ating mga kasama dito. Talagang excited sila na ma-experience itong floating cottage. So shout out sa aking mother, ayan si Mama Alice. At super enjoy niya rin itong experience na ito. So ayan, nag-ready na yung bangkero na hihila ng ating floating cottage papunta doon sa area na ating pupuntahan. So bago umalis ay kailangan na magsuot muna tayo ng light vest para for safety precaution measure. Alright, so habang nasa biyahe tayo ay umpisahan natin na mag-breakfast at para mamaya pagdangoy ay marami tayong energy na gagamitin at talagang napaka-relaxing dito. So ayan yung sistema, yung floating cottage ay hinihila ng bangka papunta doon sa mga tourist location site na kung saan ay makakita tayo ng starfish, ng mga corals at syempre yung sandbar. Alright, so ayan, talagang napakalinaw ng tubig at kitang-kita natin yung ilalim ng dagat. So ayun, andun yung area na unang pupuntahan natin. At andun nagkumpulan yung mga floating cottage. At talagang very relaxing yung surrounding dito. Tamang-tama lang ito pag gusto mong mag-unwind during weekend or kahit weekdays. Alright? Alright, mga kapayaman. Dito kayo tayo sa Little Boracay. Alright, sa Calatagan, Batangas. Dito tayo sa rooftop. Alright. Ayan, nandito ngayon tayo sa floating cottage sa taas sa rooftop at talagang napaka relaxing ng view. At ayan, ito yung unang destination nating napuntahan na kung saan ay pwede tayong lumangoy kasama yung mga starfish at napaka baba lang ng tubig. At kung gusto mo rin ma-experience yung banana boat ay pwede rin yan. Sa halagang 3,500 pesos ay pwede kang experience yung banana boat. So mas maganda, mas madami para mas makatipid kayo. So ayan, kitang-kita natin na padami ng padami pa rin yung dumarating dito sa area nito. So enjoy lang natin yung tubig at talagang medyo malamig yung tubig. Hindi siya mainit at yun nga, medyo mababaw lang kaya tuwang-tuwa yung aking nanay dito. Alright, ayan, ini-enjoy nila yung paglangoy. Okay, kung ano man ang nangyayari sa iyong buhay, huwag tayong masyadong mabahala o mangamba. Huwag nating kalimutan na tayong mga tao are naturally adaptable. Madami na tayong mga pinagdaanan kaya itong sinauna pang panahon, mga kalamidad, mga gera, pandemya,
And at the end of the day, walaan mo. Andito pa rin tayo. Kapag nalulungkot ka, ito yung advice na mapapayo ko sa'yo. Subukan mong mag-spend ng time dito sa dagat. Maniwala ka. Proven at tested ko na rin ito. At ang importante, huwag kang susuko. If you're only focusing on wealth instead of health, love, and happiness, hindi ka rin mag-i-enjoy sa buhay. Huwag natin i-sacrifice yung ating kalusugan para kumita ng pera dahil hindi yan worth it. Kaya napaka-importante na huwag natin kalimutan na paminsan-minsan ay mag-unwind at mag-relax din tayo. Dito sa Little Boracay, dito sa Caratagan, ay pwede rin tayo magrenta ng kayak boating for only 300 pesos sa loob ng isang oras. So ayan, magsasagwan-sagwan ka lang dito sa paligid ng ating floating cottage. At syempre, paminsan-minsan lang naman ito na experience, kaya dapat ay sulitin na natin. Hanggang dito na lang muna ang ating video at ako ay lalangoy na rin. Maraming salamat sa panonood. Keep safe and God bless.